Welcome back to my channel. And for today's video, ito yung aking magiging first ever na video on editing photos. So, ayan. I-share ko sa inyo kung paano ako nag-edit ng pictures. Ang ginagamit ko dito is Photoshop. Ayan. So, i-share ko sa inyo. Basic lang naman yung alam ko sa Photoshop. Hindi ako nag-aral ng Photoshop. Basta, ang pinag-aralan ko lang yung mga basic lang. So, ayan. I-share ko sa inyo yung mga natutunan ko. And, yung gagawin nating edit ngayon is white background with formal attire kasi kailangan ko ng 1x1 photo. Mahal kasing magpa-edit sa mga editors sa mga computer shop. So, ayan. Mas maganda yung may alam ka din para pag punta mo na computer shop, pwede na yung picture. I-print na lang nila. So, laptop yung gagamitin ko pang edit ngayon. So, ayan. Mag-voiceover na lang ako para yung nakikita niyo yung screen mismo. So, without further ado, let's start the video! Okay guys, so start natin yung pag-edit. I-open ko lang yung Photoshop ko. Ayan, so yung Photoshop na gagamitin ko is Photoshop CS6. So ayan yung version ng Photoshop ko. Ayan, so pag nag-open na yung mismong Photoshop. So ayan, i-open lang natin yung file. Hanapin natin yung picture na i-edit natin. So ayan, ito yung pipiliin ko. Ayan, natanggal ko na yung background niya. So, ayan. Gagawin ko na lang siguro ng separate video kung paano mo ikakrap yung background niya. So, ayan. Ito na yung picture na gagamitin natin. So, ngayon, punta tayo sa Google. And then, magda-download tayo ng formal attire na ilalagay natin sa image natin. So, ayan. Pili lang kayo dyan. Ito yung napili ko kasi mas maganda siya. So, ayan. Ito yung mismong image. Then, i-download natin. Then, hintayin mo lang may lalabas na download dito sa baba. Ayan. So, downloading na siya. Wait na lang natin. Ayan. Nag-download na siya. After niyang ma-download, balik ka sa Photoshop. And then, open. Open mo lang tong picture na to, yung dinownload mo. And then, eto na siya. Kung napansin mo, nakahiwalay siya dun sa picture natin. Pwede natin siyang ilipat dun. Press mo lang yung Ctrl A and then Ctrl C para makopy mo siya dito sa kabila, Ctrl V. Ayan. So, pupunta ka lang dito sa layers. So, ayan. Kung napansin mo sa layers, dalawa yan. Yung isa is yung mismong picture ko, yung isa is yung formal attire. So, lagi mo lang titingnan kung alin yung i-edit mo dyan. So, kailangan na andito siya sa dun sa ating formal attire. So, yun yung layer 1 natin. So, punta tayo sa edit and transport. Tapos, pindutin mo yung scale. Ayan. So, ito yung gagalaw dyan. Ito yung pwede mong lakihan. So, i-click mo lang yung Control Shift and then yung sa mouse mo yung left key. Diinan mo lang din hanggang sa lumaki yung mismong image. Then, i-release mo lang siya kapag okay na sa'yo yun. Then, kapag kalilitan mo ulit, click mo lang din ulit yun. Then, liitan mo siya sa desired size mo. Then, i-adjust mo lang siya. Ayan, so, check muna natin. Para mas makita natin siya na mas malapit, pindutin mo lang yung Control Plus. Ayan, isusum in na niya yung mismong image mo. Ayan, then, balik ulit tayo sa Edit, Transport, tapos Control Shift plus yung sa mouse mo. Ayan, i-adjust lang natin to. And then, para maliitan natin kasi hindi na natin makita, no? I-adjust mo lang. Ayan. And then, balik tayo ulit. Tapos, itaas lang natin yung ating image. Ayan. So, medyo malaki pa. Bawasan pa natin ng konti.
So, ayan. Mahirap siyang isakto kasi yung sa leg kasi hindi siya sakto talaga. Ito, kung napansin nyo dito. So, side na to. Control plus ko ulit para makita nyo. Wait lang. Pagka after nyo siyang edit, lagi nyo i-click yung check sign dito. Ayan. So, control plus ulit natin. Para mas malapit. Para mas makita nyo. Ayan. Kung napansin nyo dito sa side, is hindi masyadong sakto dun sa mismong leeg yung formal attire. So, sa kabila okay naman. Dito hindi. So, ang gagawin natin dyan is edit mo lang. Make sure na nandito ka pa rin sa layer 1 mo dun sa mismong formal attire. Then, punta ka sa transport at wrap. Ayan. So, itong wrap na to, i-adjust yan. Pwede siyang gumalaw para ito lang yung gagalaw dyan. Ayan. So, mukhang okay naman na yan. Lang ha. Sakto lang natin. Ayan. Then, control minus natin para makita natin kung ano yung nangyari sa inedit natin. So, ayan, mukhang okay na siya dito sa kabilang side. I-check naman natin sa kabila ulit. Ganun lang ulit yung gagawin natin. Para lang maging sakto. Ayusin ko lang ulit itong kabilang side. So, and then, dito sa kabila, iusog lang din natin itong isa para sumakto siya. Gumagalaw yung kabilang side. Ah. Yung mahirap guys, kasi gumagalaw din yung isa, yung kabilang side niya. So, ayan, mukhang okay na yan. Then, control minus natin. So, ayan guys, kita nyo medyo sakto na siya sa sides. Siguro iusog ko lang ng konti yung kabila para ano. So, edit ko lang ulit. Then, transport, tas wrap. Usog ko lang ng konti para hindi masyadong ano. Ayan. So, control minus. Ayan. So, mukhang okay naman na yung gilid na yon. So, kailangan ko lang burahin is yung sa shoulders kasi yung shoulder ko kasi dito masyadong mataas siya compared dun sa formal attire. So, pwede ko namang i-adjust yung formal. I-adjust ulit natin para lang sakto siya. So, i-wrap lang ulit natin. Then, ito, pwede natin to i-adjust dito. Ito, ayan. Pwede mo siya itaas ng ganun eh. Kung gusto mo siyang nakataas ng ganun. Pero parang hindi siya maganda pag tinaasan ko ng ganun. So, lalaparan ko na lang siguro dito. And then, dito, lalaparan din natin. Ayan. Okay lang na malapad yung side kasi ano. So, ayan. Kasi hindi naman yan kita lahat. Inaano ko lang kasi pag crinap natin siya, hanggang dun kasi yung crop natin. So, okay na yan. I-check lang natin yan. So, ayan guys. Para mabura natin yung sa my shoulder, pipiliin lang natin dito yung erase. Ayan, yung erase tool sa gilid. Click mo lang yung erase. And then, dito sa side, dito sa taas, makakapili ka kung gano'n ka intense yung pagbubura natin. Yung size ng erase tool, pwede mo rin i-adjust dito kung gano'n kalaki. So, ayan, ganito siya. Makita nyo, maliit lang yan. Pero okay na yan, kasi shoulder lang naman yung buburahin natin. So, bago pala ako mag-start nito, binura ko na yung background natin. So, ginamitan ko lang din siya nitong erase tool. Ayan, mas madali kasi siyang i-edit kung wala pa siyang background. So, ayan guys.
Para mabura natin, control plus ulit natin para makita natin ng mas malapit. And then, buburahin lang natin yung mismong shoulder. So, ayan. I-make sure natin na pag binura natin, pipiliin nyo dito kung ano yung i-edit nyo, yung mismong layer. So, ayan. Select lang natin yung layer na i-edit natin dito. So, dito tayo sa picture mismo. And then, pag nagbura tayo, ito lang yung madidelete natin. Hindi kasama yung formal attire. So, ayan. I-delete lang natin ng maayos. Ayan. So, para makita natin kung okay na, control minus mo lang. Then, punta ka sa kabilang side. Ayan. So, ito naman yung buburahin natin sa kabila. Ayan. Then, erase lang ulit. Pag i-erase mo siya, ayan na kay erase tool naman na. I-didinan mo lang tong left click nitong mouse mo. So, ayan. I-drag mo lang yan pababa habang nakapress yung left key. And then, ayan. Burahin lang natin. Sakto lang natin. Para maayos tingnan. Yan. So, okay na yan. Control minus natin para makita natin ng mas malapit. So, ayan. Mukhang okay na siya, guys. Ang gagawin natin dyan, dahil okay naman na to, bago natin ilagay yung white background, itong layers natin, i-shift mo lang yan. Then, i-right click mo, pindutin mo yung merge layer. Yan. So, mangyayari, maglalagay tayo ng white background dito. So, magda-download lang ulit tayo sa Google. Yan, white background. Pili ka lang dyan ng pang white background mo. Kahit alin naman dyan, okay lang. Then, pag na-download mo na, balik ka ulit sa image mo. And, open file. Then, hanapin mo lang dito yung white background. Ito yung white background natin. Then, open. So, ayan, nakahiwalay ulit siya. Control A, Control C. Then, Control V. So, ayan, nasa unahan siya, diba guys? Okay lang yan. I-ano lang muna natin. I-transport the scale. Kasi titingnan natin kung hanggang saan yung ikakrap natin sa image natin. So, control shift. Then, diinan mo yung mouse mo. So, lalakihan mo lang yan. Then, para makita natin kung ano yung kukunin natin dito, babaan mo lang tong opacity para makita mo kung alin yung isa-select mo dyan mamaya. So, ayan. Para sa akin, okay naman na yan. Yan na lang yung kukunin ko dyan. And then, i-check ko lang yan. Ang gagawin natin dito is ilalagay natin siya sa likod. So, para mapunta sa likod yung white background natin, i-drag mo lang pababa. Para nasa unahan yun. Then, yung opacity, taasan mo na lang ulit ng 100%. Then, ayan, okay na yan. Tapos, ikakrap na natin yung image. So, pipiliin natin yung ito. Ayang square. Tapos, idadrag lang natin pababa. Piliin nyo lang nasa sakto siya. Yung sukat, kung ano yung size. Tansyahin nyo na lang kasi pagka magka-crop ka kasi ng ganito, kailangan sakto yung ano. Kasi diba pag 1x1, exact size siya. So, ayan. Adjust ko lang din ng konti. Pero ayan, parehas na siya. 42.76 tapos 42.76 din. Ibig sabihin pantay siya. So, ayan. Okay na yan. Then, piliin natin yung image tapos crop. Ayan, crop. So, ayan. Ito na yung ating 1x1 picture.
So, para ano kasi nakaselect siya, i-deselect mo lang. So, ayan na guys. Ito na yung ating 1x1 photo. Tapos, i-save lang natin. Save as. Then, siguro ano na lang. My pick. 1x1. Ayan. Tapos, palitan mo lang to ng JPEG. Ito na lang. JPEG file. Then, save. Ayan. Basta save mo lang yan. So, hindi ko na siya sinakto guys na 1x1 kasi lalabo to eh. Kapag ginawa ko siyang 1x1. So, pagka nilagay mo naman siya sa Word, tapos, dun mo na lang siya i-adjust ng 1x1. Mas madali na yun pag ganun. So, ayan na siya guys. So, punta tayo sa image para makita natin yung in-edit natin. So, ayan na siya guys. Ito na yung ating 1x1 photo na in-edit sa Photoshop. So, ayan guys. Ito yung natapos nating edit. So, I hope na may natutunan kayo sa mga basic tips ko sa pag-edit sa Photoshop. Tapos, kung meron kayong mga gusto pang ipa-edit sa akin, comment nyo lang yun dyan sa comment section. Huwag yung mga mahihirap guys. Kasi walang kulang yung mga basic lang. So, ayan. Comment lang kayo dyan sa comment section nito. Nababasa ko lahat ng comment nyo, guys. And, share nyo rin to sa mga friends nyo kung hindi nyo makatulong din sa kanila sa pag-edit ng mga pictures nila. So, like and subscribe and see you on my next video. Paalam!